JP, ano pa ba ang ginagawang rehabilitasyon dyan sa Manila Zoo at kailan ba ito planong buksan sa publiko? Yes, Ella, nakita nga natin na meron pang mga ongoing na mga construction worker na nandito na dun sa labas ng Manila Zoo ay may tuloy-tuloy pang ginagawa para dun sa rehabilitasyon. Yung opening nito ay mamaya kukumpirmahin natin dun sa event ng Manila City LGU na isasagawa dito mamaya. Matapos nga ang 2 taon ng pagsasara at rehabilitasyon ng Manila Zoological and Botanical Garden o mas kilala sa tawag na Manila Zoo, muli itong bubuksan. Ngunit limitado lamang sa ilang mga manggagawa na naging bahagi ng rehabilitasyon nito at ng kanilang mga pamilya. Nilinaw ng Manila City LGU na hindi pa ito bukas sa publiko. Bagaman kanina mayroon ng mga ilang nagpunta dito na may kasamang bata na galing pa sa ibang siyudad sa Metro Manila. Noong 2019 nga, Ella, nang ipasara ang Manila Zoo ng Department of Environment and Natural Resources dahil anila sa hindi maayos na sewage disposal na major pollutant anila sa Manila Bay. Kaya naman inaasahan din nating makita yung rehabilitasyon na ginawa sa sewage treatment plant ng Manila Zoo. Nasa 1.7 billion pesos na pondo ng City of Manila ang inilaan sa pagsasaayos nitong Manila Zoo. Inaasahan nating makita ang Botanical and Butterfly Garden, Animal Museum, elevated decks na isinailalim sa rehabilitasyon at iba pang sinasabing mga bagong atraksyon. Ella, mamayang 1:00 hanggang 3:00 ng hapon ay papayagan ang media na makapag-cover dito sa Manila Zoo at inaasahan naman natin na pagdating ng 5:30 PM ay magsasagawa ng event ang Manila City at diyan ay dadaluhan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso at ni Vice Mayor Honey Lacuna. Yan ang ating latest live. Balik sa iyo, Ella. Alright, maraming salamat JP Nunez live na nag-uulat mula sa Manila.